Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Dito naman po tayo sa sunod na examples ng letra na mayroong short vowel dhamma. Ito ay ang tunog U. Example, letter to. To. Ang katumbas na letra ng to ay kudlit T. Kudlit T. So kapag ang to mayroong dhamma, mababasa ang to ng to dhamma tu. 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 Okay? Next. Zo. Zo. Ang zo, katumbas na letra ay DH. Pero may kudlit. Pwede rin gawin yung kudlit tapos Z. Alin man sa dalawa ay isa lang ang piliin nyo, gagamitin nyo. Both acceptable. So, ang zo, kapag may dama, mababasa ng zo dama zu zu or zu zu. Next example, ain. Ang katumbas na letra ng ain ay kudlit. Kudlit. So, kapag ang ayin mayroong short vowel, dhamma. Ayin, dhamma, isulat mo ng u. U. Ayin, dhamma, u. U. Okay? Next example. Gain. Gain. Katumbas na letra ay GH. Ang gain kapag may dama, mababasa ng gain dama gu. Gu. Okay? Last example. Fa. Fa. Katumbas na letra ng fa ay F. Ang fa kapag may dama, mababasa ng fa, dama, fu. Fu. Ulit, to, dama, tu. Tu. Zo, dama, zu. Zu. Ain, dama, u. U. Gain, dama, gu. Gu. Fa, dama, fu. Fu. Okay? Yan po ang limang example na mayroong short vowel dama. Sa susunod naman, inshallah, ang ilan sa mga example na letra na mayroong short vowel dhamma. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.